Balikan po natin yung Matthew chapter 7 verses 13 to 14 na pinag-aralan natin noong nakaraang hapon, nakaraang Sunday ng hapon, at pinamagatan natin yung pag-aaral natin na The Narrow Gate. Pero sa pagkakataong ito, ay tingnan naman natin yung isa pang binanggit na pintuan dito na The Wide Gate. So we will entitle our preaching this afternoon, The Wide Gate, and we will read again Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Basahin natin sa Tagalog. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Si John MacArthur sa kanyang commentary sa Book of Matthew ay sinabi niya ang ganitong mga pangungusap. Basahin ko lang sa Ingles. There have always been but two systems of religion in the world. One is God's system of divine accomplishment and the other is man's system of human achievement. Dalawang sistema daw lagi pagdating sa usapin ng relihiyon dito sa mundo. Ang una ay ang relihiyon ng divine accomplishment. Yung mismong ang Diyos ang siyang gumawa at nagsakatuparan nito. At yung kabila naman yung man-centered, man's performance, man's system of human achievement. Furthermore, sabi niya, one is the religion of God's grace, the other is the religion of man's work. One is the religion of faith, the other is the religion of flesh. One is the religion of sincere heart, and in turn, sincere heart, the internal, the other is the religion of hypocrisy and external. Within man's systems are thousands of religious forms and names, but they are all built on the so-called achievements of man o sa ginagawa ng tao and the inspiration of Satan. Christianity, on the other hand, is the religion of divine accomplishment and its stand alone. So, ang tunay na Kristyanismo ay nakatindig hindi sa performance ng tao, kundi sa ginawa ng Diyos. Sinasabi lamang dito sa atin na wala tayong pwedeng iambag pagdating sa usapin ng kaligtasan. Ito'y gawa ng Diyos, ito ay sinimulan at tinatapos ng Diyos sa buhay ng isang taong kanyang iniligtas. Noong nakaraang linggo, tiningnan natin yung binanggit dito ng Panginoong Jesucristo sa Sermon on the Mount na isang makipot daw na pintuan. At ang mga interesado sa buhay na walang hanggan o walang hanggang kaharian o espiritual na kaligtasan ay masusumpungan nila na kapag sila'y nakapasok doon sa makipot na pintuan, ay papasok din sila sa isang daana na makitid o mahirap. No? Yan ang talagang pwedeng mangyari. Hindi pa pwede na pag pumasok sila sa pintuan na makipot ay magiging masigla na ang buhay nila sa loob. Ang pinapakita lamang dito, ang totoong pananampalataya at totoong kaligtasan ay imposibleng mangyari sa buhay ng isang tao. Mahirap pasukin ang kaligtasan. At ginamit ng Panginoong Jesucristo rito ay ang metaphor na narrow gate. No? Narrow gate. But this narrow gate, although it is narrow, and of course, after that, papasok ka sa isang hard way, yun daw ay mag-i-end up saan? Sa life o buhay na walang hanggan. So yung paggamit niya ng metaphor na ito ay nagsasabi sa atin, it is indeed not easy to obtain salvation. Na sinasabi ng iba mukhang madali lang daw. Eh, marami nagsasabi, madali lang maligtas. Ano? Hindi madali ang kaligtasan. Para sa isang totoong naligtas, hindi ito naging madali para sa kanya. Bakit? Kinakailangan mong hubarin o alisin ang mga bagahe ng kasalanan sa buhay mo.
At hindi madali gawin yun. Madali bang gawin na alisin ang mga bagahe ng kasalanan sa buhay natin? Hindi. Bakit? Pinanganak tayong makasalanan. Tayo ay may, ang ating kalikasan ay makasalanan. Ang kasalanan ay nananahan sa ating puso. Bahagi ng ating pang-araw-araw na karanasan, nakagagawa tayo ng kasalanan. Hindi lang yon. Alam din natin sa ating sarili na yung kasalanan, merong delight. No? May delight din yan sa puso natin. Be delight in sin. Sapagkat tayo makasalanan at gusto natin na yung bagahe na yan, dala-dala natin saan man tayo pumunta. Kaya imposible sa isang tao na maligtas kung wala ang intervention ng biyaya ng Diyos sa buhay niya. Without the intervention of God's grace, it is impossible for man to obtain spiritual salvation. E paano nga ba makakapasok ang isang tao doon sa isang makipot na na pintuan? Ito ay kapag tinanggap niya ang biyaya ng kaloob ng pagsisisi at pananampalataya. Pinag-aralan natin noong nakaraan na maging ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos ayon sa Acts chapter 11. At ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos ayon sa Ephesians chapter 2. Ito'y regalo ng Diyos. At ang kaloob ng Diyos na yan, ng pagsisisi, ay magbibigay sa isang tao ng conviction sa kanyang sa kasalanan at confession sa kanyang kasalanan at change life. Kaya nga pagsisisi, merong conviction, yun ang unang C. Pangalawa, ano? Confession, yun pangalawang C. At change life, pagsisisi. Diba? Yun ang pwede nating sabihin simpleng definition ng repentance. No? Conviction of sin, confessions of sin, change life. Pagsisisi. No? Ngayon, ang totoong pagsisisi, hindi ito mangyayari sa isang tao sa kanyang sariling paraan lamang. Ito ay bigay ng Diyos. Bukod doon, kapag ang isang tao ay nakaramdam ng ganyang klase, no, nagsisi siyang totoo, makikita niya rin ang pangangailangan ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan ang totoong makakapasok doon sa makipot na pintuan. Kaya sinabi, mahirap gawin yun eh. Kasi nga, may kasala, mahirap tanggalin yung mga bagahe na yan eh. Maliban lang na bigyan ka ng pagpapala o regalo ng pagsisisi, kaloob ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang totoong pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay magmamanifest ito kapag ka siya ay dumaan na doon sa tinatawag na hard way. Diba sabi doon? Tatlo yun eh. Merong narrow gate, hard way, and life. Diba? Pag nakapasok ka sa narrow gate, ang susunod na papasukin mo o dadaanan mo, makitid na daan. Ang wikang Griego na ginamit doon ay pwede nating i-translate na compress. No? Mahirap talaga. Compress road. So pag nakapasok na siya ron, doon magmamanifest kung talagang nagsisi siya ng kasalanan. Kasi dadaan siya sa mga persecution, tribulation, and various trials in life. Na sa kabila ng kanyang kahinaan at karupukan, meron siyang hangarin na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, at yun ang magiging karakter ng kanyang journey patungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Now, wag natin sanang ma-misinterpret na pag sinabi kong ang buhay Kristiyano ay may tribulation, may affliction, may persecution, eh para bang wala nang kagalakan sa buhay Kristiyano? Hindi. I do not mean to say that Christian life is always hardship. There is a whole spectrum of joy in knowing Christ. Merong kagalakan talaga na makilala si Kristo. Yung maintindihan mo na napalaya ka sa kasalanan, sa dominion ng sin, na alis yung curse of sin,
napatawad ka sa kasalanan, hindi ba ito'y isang kagalakan? Yung maintindihan mo na meron kang pag-asa, isang buhay na pag-asa na naghihintay sa'yo, yan ay isang magdudulot ng joy sa isang tao. Yung malaman mo na hindi lang ikaw ang iniligtas, marami ka pang mga nakilalang mga naligtas, mga taong naging disipulo ni Kristo, mga bagong mga kaibigan kay Kristo, mga mananampalatayang katulad mo at sila'y magiging kabahagi ng pamilya mo, iba ito'y magbibigay ng kagalakan sa atin. Nevertheless, sufferings are part and parcel of our work, walk in this sinful world. Kaya nga, kung hindi mo totoong naranasan ang pagsisisi at pananampalataya, hindi ka magtatagal. No? Mag-give up ka, babalik at babalik ka sa mundo. Pero kung totoong nagsisi ka at nanampalataya, ang isa sa pinakamahalagang ebidensya niyan, magpipersevere ka sa buhay Kristiyano mo. However, may binanggit dito na isa pang pintuan. At ang description ng Panginoong Jesucristo sa pintuan na ito ay isang maluwag na pintuan. Wide that will lead to easy road. Isang maluwag na pintuan na magdadala sa isang mas madaling daanan o road. At itong pintuan na ito ay common and known, in which mas maraming mga tao gustong pumasok doon, gustong dumaan doon. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang kahihinatnan noon ay kapahamakan. Kapahamakang walang hanggan. Kaya ang mensahe na gusto kong i-highlight sa ating pag-aaral ngayon ay ito, apart from grace, all are heading to the easy road of destruction. Kung wala yung intervention ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, lahat tayo ay patungo sa daan ng kapahamakan. Apart from grace, all are heading to the easy road of destruction. And I have two headings. Number one, the wide gateway is popular. That's number one. Secondly, the wide gateway is perilous. The wide gateway is popular. The wide gateway is perilous. The narrow gate is like a turnstile. Diba? Tulad ng ating illustration, yung turnstile, yung pupunta, sasakay ka sa LRT o sa MRT, diba? Merong turnstile, no? Papasok ka doon sa isang, ano ba, wala atang Tagalog ng turnstile, no? Diba? Papasok ka doon na isahan lang ang pwedeng pumasok doon. No? Hindi pwedeng dalawa. O minsan, kapag malaki ang bagahe, dala-dala mong knapsack, eh mahihirapan ka pang pumasok. So, ganun daw ganun daw yung narrow gate. Merong parang turnstile. Samantalang itong wide gate, eh hindi mahirap pasukin. Walang hardship. And along the way, madali lang ang buhay. Marami ang dumadaan doon. Marami ang nakakasabay doon. Marami ang pumupunta roon at dumadaan sa lugar na yon. Bakit kaya popular ito? Bakit kaya common ito? Bakit mas gusto itong pasukin at daanan ng mas nakararaming mga tao? Meron tatlong bagay na gusto kong sabihin. First, because there is no demand for strict dealing with sin. That's number one. There is no demand for strict dealing with sin. True conversion extremely demands true repentance and dealing with sin. Ang totoong kaligtasan at ang isang totoong naligtas, may demand ng pagsisisi. At may demand ng pag-deal doon sa kasalanan na meron siya. Ezekiel chapter 18 verse 31 says, "Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin. At kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel?" Sa Matthew chapter 5, ito mas popular itong verse na ito, lalo na sa issue ng mortification, Matthew 5:29-30. "Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito
at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Ano yung pinupunto ng Panginoong Jesucristo rito? Pinupunto niya na merong strict dealing even with your own favorite sin. No? Yan ang totoong haligtas. May demand na labanan niya at supili niya yung kanyang sarili sa usapin ng kasalanan. At ang ginamit niyang metaphor dito, pagka daw yung isang kanang mata mo at yung kanang kamay mo ay nagiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at putulin mo. Now, literal ba yon? Ha? Of course not. Eh kung literal yon, no, tanggalin mo man yung kanang mata mo, meron pang kaliwa. Diba? Eh kanan lang naman ang sinabi rito eh. Tama ba? Oh, putulin mo yung kanang kamay mo, eh meron pang kaliwang kamay na pwede pang gumawa ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Hindi ito literal. Ang ibig sabihin ay supilin mo ang sarili mo sa mga bagay na maaaring ikahulog mo sa pagkakasala. Kung ang pagpunta mo sa isang lugar na yan ay magiging dahan ng pagkakasala mo, huwag ka nang pumunta. Kung ang panonood mo ng isang panoorin na yan ay magiging daan ng pagkakasala mo, huwag mo nang panoorin. Kung ang pakikipagkwentuhan mo dito sa mga taong ito, no, ay maaaring maging daan para ikaw ay ma-impluensyahan ng kanilang mga pangit na mga pag-iisip at pananalita, ay huwag ka na lang makipag-usap sa kanila. Bad company corrupts good habit, sabi ng Bible. So, true conversion ay merong demand, may strict dealing even of your own favorite sin. Pero doon sa malawak o maluwag na pintuan na tutungo sa malawak na daanan at madaling daanan, eh walang ganong demand. No? Eh baka nga hindi pinag-uusapan ng kasalanan doon. Maaring yung mga taong pumupunta roon at dumadaan, gustong-gusto nilang makatanggap ng kapatawaran sa kasalanan pero ayaw nila ng pag-iwan ng kasalanan. They want forgiveness of sin but they don't want forsaking of sin. So, that's number one. Why? It is popular because there is no demand for strict dealing with sin. But number two, there is no demand for strict denial of self. No demand for strict denial of self. True conversion demands self-denial. Matthew 16:24-25. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. So, nakita nyo, mga kapatid, merong demand na tanggihan mo yung gusto mo na maaaring magpalayo sa'yo kay Kristo. Samantalang doon sa maluwag na pintuan at malawak na daan, tanggapin mo lang si Kristo and be yourself. Just accept Christ and be yourself. Tanggapin mo si Kristo and you can still be the master of your life and the captain of your soul. Diba? Invictus. It matters not how straight the gate, how thick the punishment, the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Yan ang paborito ng ibang tulain ng araw, diba? Ni Ernest Henley. So, you can still be you, yourself. Now, we seldom heard ngayon sa mga nagpo-profess na mga Kristiyano na pag tinanong mo, bakit ka naniniwala na ikaw ay ligtas? Bihira natin marinig yung ganitong sagot na, dahil ipinaunawa sa akin ng Diyos na walang kabutihang taglay ako sa aking sarili, no? At wala akong pag-asa kundi sa awa lang ng Diyos. At ang pinakamabuting bagay na pwede kong gawin ay marumi at basahan sa harapan ng Diyos. No, hindi natin naririnig yan. Minsan, ang madalas naririnig mo, bakit ka ligtas? Kasi tinanggap ko si Kristo. No? Dahil tinanggap ko si Kristo, tinanggap na rin niya ako. Para bang nakabatay pa,
no, si Kristo sa napagtanggap niya sa iyo dahil tinanggap mo siya. So parang ganoon, ano? And madalas na nakikita natin, it seems that God accepts us because He accepts Him. Na parabang ang desisyon ng Diyos na iligtas tayo ay nakabatay sa desisyon natin. Ganun ba? Ganun ba ang tinuturo ng Bible? Na yung desisyon natin ang naging batayan ng desisyon ng Diyos na tayo iligtas? Hindi. John 15:16a, basahin natin. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo pinili ko. Hindi daw tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Of course, gusto kong sabihin at liwanagin na ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay isang desisyon. Totoong desisyon yun. However, ang desisyon natin ay produkto ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ito ay resulta ng realisasyon na nakita mo na ikaw ay miserable sa harapan ng Diyos. Ito'y resulta ng isang malinaw na pagkaunawa na kailangan mo ng awa ng Diyos or else you will be punished forever. So, bakit malawak ang daan na yan at marami ang gustong dumaan dyan at popular yan? Walang strict demand ng self-denial. Pangatlo, no demand for strict detachment from sinful world. No demand for strict detachment from sinful world. Galatians chapter 1 verses 3 to 4. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Si Kristo hindi lang nagpunta rito sa ating mundong ito para ibigay niya ang kanyang sarili at maligtas tayo sa walang hanggang kapahamakan at kaparusahan sa impyerno, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para maligtas din tayo sa masamang sistema na meron sa mundong ito. Isang sistemang masama na nag-geared up saan? Doon sa lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Doon tayo nililigtas ng Panginoon. Hindi, of course, sa mundo lang, kundi sa masamang sistema ng mundo. No? Kaya nga, tama yung kanta na yun. Bagamat din natin madalas kinakanta rito. Eh. Nung araw, madalas kinakanta namin yan doon sa dati kong church. Eh. Yung I have decided to follow Jesus, di ba? Alam niyo yung kanta na yun, di ba? Merong bahagi doon sa I have decided to follow Jesus na... Ano ba yung isang stanza na sabi doon, the world behind me, the cross before me. Diba? The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Na turning back, na turning back. Gusto nyo kantahin natin? Yan po ang totoo. Nung tayo naligtas, niligtas din tayo sa masamang sistema ng mundong ito. Nabubuhay tayo rito sa mundo, pero hindi natin dapat hayaan ang masamang sistema ng mundo ang siyang mamahala sa ating buhay. Nabubuhay tayo rito sa mundo, pero dapat tayo maging ilaw ng sanlibutan at hindi maging kabahagi ng kadilimang umiiral sa mundong ito. Nabubuhay tayo rito sa mundong ito, pero tayo ay sumasalungat sa masamang sistema sa ating mundo. At alam niyo mga kapatid, kung tayo ay mamubuhay ng kontra o salungat sa masamang sistema ng mundo, minsan, hindi lang minsan, madalas, ito ay nangangahulugan ng disapproval ng mga tao sa paligid natin. O mockery, o pagpupasala sa Tagalog o pagpanlilibak ng mga tao sa ating kapaligiran. Totoo yun. No? Bahagi yun ng buhay natin. Kaya kung parabang lahat ng tao sa paligid nyo, eh parabang tuwang-tuwa laging kasama ka sa lahat ng bagay, mag-isip-isip ka rin. Baka yung ginagawa nilang masama ay ginagawa mo rin. No? Kasi dapat may pagsalungat sa mga gawaing masama
may di pagsang-ayon sa mga sistemang ginagawa ng iba. At minsan, nangangahulugan niya ng pag-uusig, nangangahulugan niya ng paglaban, ng disapproval ng tao sa ating paligid. Pinaalala ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 14 ng ganitong paalala, "Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako sa sanlibutan." Now, ano ba yung ibig sabihin ni Krista na yun? Na yung daw sanlibutan ay ni Pablo, ang sanlibutan daw ay pinako sa krus para sa akin. Pinako daw yung sanlibutan para sa kanya. Paano yun? Napako ang sanlibutan? Alam natin, napako si Kristo, no? Madaling maintindihan. Paano ipinako yung sanlibutan para sa kanya? Kasi ang ibig sabihin ng cross, pag binabanggit ito, ibig sabihin nun kamatayan. No? Kamatayan ang ibig sabihin. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, ayon sa paliwanag ng isang New Testament scholar na si William Hendrickson, ang ibig niya lang sabihin, the world had become death to Paul. No? In other words, the world, that is, lahat ng mga earthly pleasures and treasures, honors and values na naglalayo sa kanya kay Kristo, sabi niya, nawala na yung panlasa ko sa kanila. Nag-loss na yung charm. Wala nang charm. Wala nang panghalina. Wala nang pangakit. Pero alam niyo, doon sa mga pumapasok sa maluwag na pintuan, no? Anong nangyayari sa mga taong yan? Nakikita nila yung kahalagahan ni Kristo sa kanilang kaluluwa marahil. Kasi maaari yung iba sa kanila, nakarinig na rin ng ebanghelyo. O maaari yung iba sa kanila, nasa church din kasama pag nagwo-worship. Pero itong mga taong ito, nakikita nila yung pangangailangan nila kay Kristo, pero gusto rin nila yung approval ng tao. Gusto rin nila yung smile ng mundo. No? Ayaw nila ng persecution. Ayaw nila ng affliction. Ayaw nila ng sufferings. Alam nyo, tayong mga Kristiyano, nag-i-struggle talaga tayo eh. We struggle in this world. Ewan ko sa inyo. Pero di ba nag-i-struggle tayo? Ang hirap din minsan, di ba? Nag-i-struggle tayo along the way sa pamumuhay nating Kristiyano. Pero ito ay isang katotohanan. Kung ikaw totoong Kristiyano, unti-unti, no? Unti-unti, maaari hindi mabilisan, hindi agad-agad, pero unti-unti nakikita mo yung uselessness, yung kawalang kabuluhan ng mga bagay dito sa mundo. At unti-unti, nakikita mo, nawawala yung fascination mo sa mga bagay ng mundo. No? Para bang ihalintulad mo yan doon sa isang tao na pag tumatanda ka na, unti-unti, nawawala na ang gana mo dun sa mga bagay na ginagawa mo dati. Halimbawa, pag-akyat sa itaas, ayaw mo nang umakyat, natatakot ka na. Di ba? O kaya naman, ano, pagkain, namaring ilatag sa'yo mga masasarap na pagkain, pero parang wala na eh. Yung ganong panlasa sa'yo, tulad ng dati, ah, naku, ubos siguro lahat yan. No? Pero ngayon parang, yung appetite mo hindi na ganoon. 'Di ba? Napapansin niyo pag nagkakaedad na ang tao, no? Napapansin niyo ba 'yan? Huh? Chobi, napapansin mo sa sarili mo, hindi pa. Bisibay, hindi ka pa nagkakaedad. No? 'Di ba? Nagkakaroon ka, parang hindi na ganoon eh. No? Kaya halimbawa, katulad ng binanggit ko nakaraan. Kaya parang may magi-invite, halika kain tayo sa Vikings. 'Di ba? Oy, sige, yung mga kabataan, pwedeng-pwede eh. Kayang-kaya pa ng mga bodega ninyo yan. Kami hindi na eh. No? Wala na. Wala na yung ganun. O kaya naman, pag nagkakaedad ka na, parang dati gustong-gusto mo nagta-travel, pumupunta sa iba't ibang lugar. Ngayon parang ayaw mo na rin. Parang nawawala na yung panlasa mo sa ganung klase ng... Kasi medyo may takot ka na. Nakikita nyo? At doon natin pwedeng ikumpara yung buhay Kristiyano. Mayroon attraction pa rin sa atin ang mga bagay ng mundo. Pero nakikita natin unti-unti ang kawalang kabuluhan ng lahat ng ito. Unti-unti nakikita mo na puro pala panlupa at panandalian lamang ang mga bagay na ito. At hindi nagbibigay ng lasting joy. Right?
Dapat ganun ang nararamdaman mo. That is true biblical Christianity. So, the wide gateway is popular because there is no demand for strict dealing with sin, for strict denial of self, and for strict detachment from sinful world. Now let's go to second heading. The wide gate is perilous. Ano sabi dito sa talata na binasa natin? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Now gusto kong sabihin una, mga kapatid, that this road, yung wide gate, is the starting point of all. This road is the starting point of all. Anong ibig kong sabihin? Now, siguro madalas na ipinipicture natin dito sa parable ng Panginoong Jesucristo na ito ay isang tao na nakaharap sa dalawang daan, no? O dalawang pintuan. Parang crossroad. Pipili siya kung saan siya dadaan. Dito ba siya sa wide o dito sa narrow? Ganun siguro napipicture ng iba. No? At minsan ganun ang pinipicture ng iba eh. So para bang nasa decision mo na kung sinong gusto mong pasukin. Dito ako papasok sa wide gate o dito ako papasok sa narrow gate. Palagay ko hindi ganun ang picture na ito. Kundi ang picture na ito ay nakaharap tayo sa isang gate na malaki, na malawa. No? At yun yung gate at yung way na dinadaanan nating lahat. Doon tayo lahat dumadaan. Hanggang sa masumpungan natin ang isang narrow gate na pupunta sa difficult way na hahantong sa life. No? Dapat ganun ang picture natin. Kasi palagi ko yun ang eksaktong larawan ng pagtuturo ng Biblia eh. Kasi alam nyo, ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay spiritually dead. Ibig sabihin, lahat tayo nandoon na, nakaharap na. At yung ibang ay lumalakad na doon sa wide gate na yan. No? At marami sa atin ganun dati. No? Yun ang nilalakaran ng iba sa atin. Paglakad sa gawa ng kasalanan, maling paniniwala, maling practices, maling pananampalataya. No? Hanggang sa nasumpungan natin yung narrow gate. Nandoon na tayo sa wide gate, sa easy way, until we found the narrow gate. Bakit ko sinasabing ganun dapat ang picture? Kasi walang sino man sa atin ang pipili ng narrow gate. Ang totoo, nandoon na tayo eh. Napili na natin yung lugar na dadaanan natin. Kasi sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At hindi lang yon, by nature, nakikipaglaban na tayo sa Diyos. Ayaw na natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. Romans 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So nandoon na tayo. Nandoon na tayo sa isang maluwag na pintuan at malawak na daan. Hindi na natin kinakailang magdesisyon na pumunta doon sa malawak na daan kasi nandoon na tayo. Ang totoo, yung desisyon na pumasok sa narrow gate, yun lang ang gagawin natin. Pero hindi rin natin kayang gawin yun on our own. Kinakailangan dumating ang biyaya ng Diyos sa atin. At ito yung pathway ng lahat ng tao sa mundo. No? At kung hindi dumating ang biyaya ng Diyos sa akin, ng pagsisisi at pananampalataya at sa marami sa atin dito, lahat tayo nandun sa malawak na daan, patungo sa kapahamakan. Sapagkat yun ang starting point nating lahat. Pangalawa, this road is seemingly painless for all. Bakit? Because there is no restriction. No? There is no demand. There is no need to take off the baggage of sin. Pwede mong sundin kung ano ang dinidikta ng iyong puso. Pwede kang manatili sa iyong comfort zone. Meron akong nabasa doon kay MacArthur
sa kanyang commentary na sinight niya yung isang incident, no? Hindi ko matandaan kung saan lugar yun. Basta sabi niya, matagal ko na nabasa yun, na mayroon daw isang pangyayari na isang tao na sumulat sa isang article, sa isang news daily newspaper, no? At doon sa pagsusulat niya doon sa ng isang article sa daily newspaper, nagre-reflect siya doon sa napapakinggan niya sa napakinggan niyang preaching ng isang pastor. Sabi niya, may napakinggan ako. Eh, kanina pag 'di ba ngayon, yung pag nagsusulat sa mga column, ganyan minsan reflection ng mga napapakinggan na oobserbahan nila sa paligid eh. Ganyan naman yung mga column sa ano, 'di ba, sa newspaper. Sabi niya, meron akong napakinggan na isang pangangaral sa telebisyon. Tayo doon sa kanyang pagsusulat ng yung columnista na ito. At doon sa kanyang at sinabi niya na ini-insist noong nangangaral doon sa telebisyon na dapat magsisi ako sa kasalanan ko para makapasok ako sa langit at hindi ako maparusahan magpakailanman. Sabi niya, masyado na akong, sabi niya, ang gamit niya salita sa English, I am heartily sick of the type of religion that insists my soul needs of repentance and saving, whatever that means. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, because I have never felt that I was lost. Hindi ko kailanman nararamdaman na ako'y naliligaw. Hindi ko kailanman nararamdaman na ako ay nagpapakasasa sa kasalanan. No? Hindi ko nararamdaman na ang bigat-bigat ang nagagawa kong mali sa harapan ng Diyos. Sabi niya, kung ipagdidiinan ng mangangaral na yan na kinakailangan kong pagsisihan ng aking kasalanan para ako makapasok sa kaharian ng langit, no? Ayoko ng ganyang relihiyon. I want a religion that teaches gentleness, tolerance, no? That acknowledges no barriers of color or creed, that remembers the age and teaches children of goodness and not sin. I don't want a religion that always insists on the issue of sin. No, sabi niya, if in order to save my soul, I must accept such a philosophy as I heard in that preaching, sabi niya, I prefer to remain forever dumb. Thank you. Mas gusto ko pa na mapahamak kesa sumunod o makinig sa ganyang klase ng pagtuturo na kinakailangan kong pagsisihan ng kasalanan para ako ay maligtas. At alam niyo, ganito ang majority ng mga tao sa ating panahon ngayon. Gusto lang nila ng mga bagay na nasa comfort zone sila. They want something that will not take them away from their comfort zone. They want easy life, no? They want benefits but not responsibility. They want tolerance, not truth. Alam nyo, mga kaibigan, yan ang daan patungo sa kapahamakan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Yan ang daan patungo sa walang hanggang kaparusahan, walang hanggang damnation, walang hanggang misery in hell. In that place, as I said this morning, there is weeping and gnashing of teeth. Merong pananangis at pangangalit ng ipin. Now, sa pagtatapos, nais kong tanungin uli ang bawat isa sa atin, nasa ang daan tayo tumatahak ngayon? Sana wag nating isipin na, well, let's just live by chance. No? Ganun yung mga taong, bahala na. Bahala na kung saan. Saan ako mapunta? Di ba may mga ganun? May narinig na ba kayo? Di ko impyerno. Di impyerno. Napakaseryoso ng bagay na ito. Sana wag nating baliwalain. Sana magbigay tayo ng extra attention, no? Sa mga bagay na ito sapagkat this is a matter of life and death. Sana wala sa
sino man ni isa sa kongregasyong ito na nakikinig sa akin ngayon at sa mga nasa online ngayon, na iti-take nila yung mensahe na ito na very lightly. Sana marami ay magpo-profess na sila ay mga nagbibigay ng pahalaga sa pangangailangan ng kanilang kaluluwa. Sapagkat sa ating panahon ngayon, may mga gustong pumunta sa langit, pero hindi sila patungo sa langit. Merong mga gustong tumungo sa kaluwalhatian, pero ang malungkot, sila'y nasa daan patungo sa kapahamakan. So, siyasatin natin ang ating sarili. Magsuri tayo. Di ba sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 13, verse 5? Ang kausap niya rito, mga Christian, ha? Ang kausap niya rito, ang iglesia sa Corinto. Sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So hindi masama na magsiyasat. Maari matagal ka na ring member ng church, maari matagal ka na ring Christian sa pag-aakala mo, pero hindi rin masamang magsiyasat. May mga panahon kinakailangan mong siyasatin ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Ako ba talaga ay ligtas? Ako ba talaga ay mananampalataya? Mahalaga ito eh. No? Mahalaga ito. Kung mahalaga sa isang tao na nagmamahal sa kanyang bahay na tinitingnan lagi yung mga sulok-sulok, baka may anay, no? Kasi 'di ba yung anay, matahimik na kumikilos yan eh. Tahimik lang yan, pero biglang-bigla ano, wala nang laman yung mga haligi, no? At babagsak na ang iyong bahay, no? Kung mahalaga sa iyo na magsiyasat, higit na mahalagang bigyan mo lagi ng pagsisiyasat ang puso mo sa harapan ng Diyos. Siyasatin natin lagi ang ating sarili. Walang masama ron. Hindi pagdududa yon. Maganda na nagsisiyasat tayo. Let us always examine our hearts. Tayo ba talaga ay ligtas? Tayo ba'y nasa daan tungo sa buhay na walang hanggan? O baka nag-aakala lang tayo na tayo'y patungo roon, ngunit hindi naman. Ngayon, kung hindi ka pa nakatitiyak sa sarili mo na ikaw talaga'y ligtas, anong dapat gawin? Tumakbo kay Jesus at sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Ako'y isang makasalanan. Manalangin tayo. Marami pong salamat aming Panginoon sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayong hapon. Sana'y isulat mo ang mga katotohanan ito sa aming mga puso ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.